Ginusto nga talaga mga idol ng Los Angeles Clippers na bumuo ng bagong lineup bago pa lumipat sa bagong arena next season matapos nilang bitawan si Russell Westbrook sa isang trade at si Paul George para sa 76ers. And since halos dalawang superstar ang nawala sa team, mas nakafocus nga sila sa pagpapalakas ng depensa sa pagkuha ng mga bagong defensive player kagaya ni Mo Bamba, Nicholas Batum, Derek Jones Jr., Kevin Porter Jr. at ang bagong player na si Chris Dunn na nakuha nila kapalit ni Westbrook. Kaya medyo nakabawi rin naman ang Clippers kahit papano since hindi kagaya ng nagdaang season. Mas malalim na ngayon ang kanilang lineup, mas mahigpit pa ang depensa lalo na ang bench. Hindi rin naman mauubusan ang opensa since andito pa rin naman sina Kawhi, Harden at Norman Powell plus halos lahat na naman ng mga bagong players kayang magdala at magambag ng puntos. Pero as of now, nananatili pa rin naman questionable kung sapat na ang kanilang lineup para magkampiyon. Samantala, matapos nga pong hindi makagawa ng trade ang Lakers sa unang linggo ng free agency, iba't ibang klaseng nakakagulat na balita na ang binulgar ni Jovan Bohan ng The Athletic. Una ay ang katotohanan na karamihan nga daw sa mga malalaro ng Lakers merong negative trade value. Sa madaling salita, bagsak ang value sa trade market at kakaunting teams ang nagkaka-interest. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman magiging dahilan ito upang hindi sila makabawi. Yes mga idol, sisikapin pa rin naman ni Rob Pelinka na to pa rin ang hiling ng kanilang head coach na si JJ Redick na makakuha ng bagong sentro o big man na merong malaking katawan. At handa rin naman sila ditong isakripisyo ang ilan sa mga role player kagaya nina Christian Wood at Jackson Hayes na balak nilang palitan bago mag-umpisa ang bagong season. Kung hindi lamang nga hawak ng player option, tinanggal na nga nila ang dalawang ito since mas gusto nga po nilang kumuha ng bagong sentro na mas makakatulong kay Anthony Davis. Sa kabilang banda naman, kung inyong matatandaan, mismong si Coach Steve Kerr na ang nagsabi, isa sa mga dahilan bakit sila maagang nalalaglag ay ang kakulangan ng malalaking manlalaro. Masyadong ang naliliitan sa kanilang lineup kaya sila nahihirapang makipagsabayan. Kaya pinangako nga nito na kukuha siya ng malalaking manlalaro. Ang problema, hindi rin naman nga ito natupad. Sa katunayan, imbes nga na lumaki ang kanilang mga manlalaro, bumaba pa nga ito ngayon sa pagkuha nila kina Buddy Hield kapalit ni Klay Thompson. Hindi rin naman nga ganun katangkaran si DeAnton Melton at isa rin namang undersized big man na si Kyle Anderson. Bagamat man, kinuha nila si Quentin Post na siyang pinakamatangkad bilang 7-footer, hindi rin naman nila ito masyadong magagamit since isa lamang itong rookie. No choice nga ang Warriors ngayon kundi gumamit muli ng small ball sa kanilang starting lineup sa sina Stephen Curry, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins at si Draymond Green. Yes mga idol, si Draymond Green na isang 6'6" ang posibleng maging starting center ng Golden State Warriors next season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.